Pasigenyo, magandang araw. Ngayong Biyernes ay isinasagawa muli ang Oplan Kaayusan dito sa lungsod ng Pasig at nandito tayo particularly sa Barangay Kalawaan sa Ismar. Okay. Sa mga Ulitin lamang natin itong Oplan Kaayusan ay dito sa Barangay Kalawaan at kanina pa nag-aantay ang ilang mga at ng vice-alkalde. Maagang dumating si Vice Mayor Dodot at kasunod naman ay si Mayor Vico Soto. Ganon din ang Barangay Council ay nandito upang kausapin. Paumanhin po kung tayo ay nagkakaroon ng problema sa internet connection live at nating inihahatid ang balita dito sa iNews Pasig kaya minsan ay nagkakaroon talaga ng problema sa internet connection. Ngayon ay nagkakaroon ng photo opportunity ang ilan sa mga residente dito sa Ismar na kanina pang nag-aabang sa pagdating ng mga opisyales. At tulad ng ating binanggit kanina, ngayong Biyernes, huling araw para sa isang buong linggo, ay dito ito sa Ismar, Barangay Kalawaan. Kanina, nakita na natin ang ilan mula sa OK team na inaayos nga itong mga bahagi ng kalsada at maging ang ilan sa mga puno ay tinitrim na din. Kasama pa rin dito ay ang pag-aayos ng mga kanal at kanina kausap din ng kapitan ang engineering office at kanyang binabanggit kung ano nga yung mga kailangan nila dito sa lugar. Nandito rin ang mga HOA officers ng Ismar at kanina nakita ang presidente ng HOA na si Ray Abuseo. Mamayang konti, susubukan lang natin kung atin siya makakapanayam. Ngayon ay papasok muna tayo sa isang multipurpose building dito sa Ismar, Kalawaan at sisilipin ni Mayor Vico at ni Vice Dodot Jaworski. Ayon din sa ating nakutang detalye, itong ating dadaanan ay medyo maliit lang po, no? Maliit na daan dahil ito ay papasok sa isang eskinita. Kasalukuyan ay kausap ni Vice Mayor Dodot at ni Mayor Vico, ang presidente ng HOA at si Kagawad Louis Afable. Kasama din po si Cap Jess Gaviola at ilan pang mga barangay kagawad. Nakita din natin ng station. Ang Station 4 personnels at nandito sila ngayon para sa peace and order. Ulitin lang natin, tayo ay papasok nga dito sa looban papunta sa Dike sa Ismar at makikita natin ang ilan mula sa engineering office na kasalukuyan ding inaayos yung mga kanal dito. Paisa-isa lang ang maaaring dumaan dito sa eskinita. Ngunit susunod tayo sa iikutan ng mga opisyales katulad ni Mayor Vico at Vice Dodot. Ngayon ay dadaanan natin ang ilan sa mga kanal na nililinis at tinideklog ng engineering office. At ngayon may isang residente na inilalapit naman yung sitwasyon ng kanilang poste na nakadikit na o nakasandal na sa isang bahay. Nandiyan tayo kay Mayor. Nandiyan tayo dito mga kaibigan.
tuloy-tuloy lang po ang pag-iikot ni Mayor at ni Vice Mayor. Hanggang dito nakabukas yung mga kanal at nakikita natin na medyo masebo at merong pang mga medyo stagnant na po. At kasama yan sa nililinis o inaayos ng Oplan Kaayusan Team. Kasama sa Oplan Kaayusan Team ang Engineering Office, ang Solid Waste Management, ganun din po ang Sendro at ang Parks and Playgrounds. Kasama din po dito ang Peace and Order Department, ang Bantay Pasig Division, ang Action Line, maging ang TPMO on Traffic Parking Management Office. Medyo masikip lang po talaga ang daan dito, kaya't pa isa-isa ang ikot natin. At may ilang residente na lumalabas sa kanilang bahay upang makita at makausap din ang mga opisyales. Kasama pa rin po ang engineering office sa pag-iikot sa pangungunangan ni Engineer Arta. Kasama po si Engineer Neil at si Engineer Emma. Ilan sa mga isinasagawa sa Oplan Kaayusan maliban sa declogging na ating pinakita kanina ay ang trimming ng mga puno, pag-aayos ng mga salasalabit na wiring o hindi naman kaya ng spaghetti wire na tinatawag. Maliban dyan ay nagkakaroon din ng pagkakataon na magbigay nga ng mga halaman ng parks and playgrounds. Kung kinakailangan din ay nagpapalit ng LED light sa mga lugar na siyang sinasagawa naman sa gabi ang switching. Ang pag-aaspalto rin ng mga kalsada ay ginagawa din tuwing nagkakaroon ng Oplan Kaayusan. May mga bahagi ng kalsada na kapag sira na ay inaayos din ng engineering office. At ngayon nga ay papunta na tayo malapit sa dike. Samantalang si Mayor at si Vice ay nakikipagkamustahan sa ilang mga kabataan na lumabas nga ng kanilang mga bahay. Hindi itong unang pagkakataon na binisita ng alkalde itong lugar na ito. Dati ay nagkaroon na rin ng Oplan Kaayusan malapit dito sa dike. At sinilip din ito ng mga opisyales. At hanggang dito sa may likuran, sa may dike, ay nakikita natin ng ilan na nag-aayos din. Kasalukuyang kausap ni Vice Mayor Dodot, si Kagawad Luya Fable at si Mayor Vico naman ay kausap si Cap Jess Gaviola at ang engineer na si Jeronimo Arta. Kanilang inilalapit kung ano yung kanilang sitwasyon dito sa lugar. Ulitin lamang natin ang ating latest at live na binabalita sa kasalukuyan ay kaugnay sa Oplan Kaayusan na isinasagawa dito sa Ismar, Barangay Kalawaan, kung saan ang mga opisyales ng lokal na pamahalaan ay bumaba upang silipin at inspeksyonin nga ito. Kumukuha ng report mula sa OK team at inaalam din ang sitwasyon ng ilang pang mga residente at ng barangay mula sa kanilang mga HOA, sa mga taga rito at sa mga barangay officials. Ayo, 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 ayo,
Doon may hagdanan doon. Kasama din sa pag-iikot ang HOA sa pamumuno ng kanilang presidente na si Pres Ray. Ang kasalukuyan, nandito tayo sa may dike ng Ismar kung saan ang mga opisyales ng lokal na pamahalaan ay nandito upang silipin nga ang isinasagawa. Matatanaw natin hanggang doon sa dulo ng dike, nandun ang ilan sa mga engineering office. Ngunit doon pa lang sa may unahang bahagi bago tayo pumasok dito sa looban ay nag-aayos na ang mga kasama sa OK team. Kasama din dito ang Peace and Order Department. Nakita rin natin si Major Tubog, si retired Major Tubog, na tuwing nagkakaroon din ng Oplan Kaayusan ay sumasama sa pag-iikot kasama ang kanyang Bantay Pasig Division. May ilan mula sa Station 4, Substation 4 ng Pasig Police na nandito rin para tignan ang peace and order. Natatanaw na din po natin na nandito ang hepe ng action line na si Bong De Leon at kasalukuyan din kasama sa pag-iikot para sa Oplan Kaayusan. Maaalala na atin ding inihatid noong mga nakalipas na buwan na dito sa lugar na ito, itinayo din ang isang security post na binisita rin dati ni Mayor Vico Soto. Kasalukuyang ipinapaalam din ng presidente ng HOA at ni Kagawad Luby yung kanilang concern naman sa liwanag dito sa kahabaan ng Ismar Dike. Noong Lunes, isinagawa ang Oplan Kaayusan sa Barangay Santa Lucia, particularly sa Sampaguita Street. Sinundan naman ito noong Tuesday sa Lucky Street, Barangay Santolan. At noong Wednesday naman ay sa St. Anthony, Barangay Kanyogan. At kahapon, tayo ay sumama sa pag-iikot ng mga opisyales para silipin ang Oplan Kaayusan sa Barangay Buting. At ngayon ngang Biyernes ay dito naman ito sa Ismar Dike, Barangay Kalawaan. Ito ay isang patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan. Lunes hanggang Biyernes ng umaga ay nag-aayos ang Oplan Kaayusan team, samantalang ang mga opisyales ng lokal na pamahalaan ay umiikot at pumupunta sa lugar kung saan nga ito isinasagawa upang silipin at kumuha ng report mula sa OK team kaugnay sa kanilang isinagawang pag-aayos. Dito ay mas personal na nakakausap na mga opisyales ang mga Pasigenyo, ang mga barangay officials. Yung kanilang mga idinudulog at ang kanilang sitwasyon ay nalalaman ng personal ng kongresista, ng alkalde at ng vice-alkalde. Kukunin na rin natin ang oportunidad na magpasalamat sa mga nagpapadala ng stars
maaari pa rin po kayo magpadala ng stars habang ito ay libre pa. Muli, maraming salamat. Ang Barangay Kalawaan ay isa sa pinakamalalaking barangay dito sa lungsod ng Pasig. Ito ay malapit sa Barangay San Joaquin at ito rin ay nagkokonekta sa ilang mga bahagi ng Pateros at ng Taguig. Ang isinasagawa sa Oplan, Kaayusan ay ang declogging ng mga drainage, maging ang pag-aasfalto at pag-ayos ng mga bahagi ng kalsada, trimming ng mga puno o yung mga sanga nito na nakakaabala na sa daan o hindi naman kaya sa mga kabahayan, maging ang repainting ng mga pader at poste at ng ilang mga bahagi ng mga kalsada na siyang isinasagawa din dito sa kasalukuyan, pagtatanggal ng mga dead wire o hindi kaya yung mga pag-aayos na mga salasalabit na wiring. Kasama din dito ang paglalagay ng LED lights at ang switching naman ay isinasagawa tuwing gabi. Nakakaroon ng personal na pakikipag-ugnayan ang mga opisyales ng lokal na pamahalawa. Ulitin natin yan. Nakakaroon ng pakikipag-ugnayan ng mas personal ang mga opisyales ng lokal na pamahalaan tuwing sila ay pumupunta sa lugar kung saan isinasagawa ang Oplan, Kaayusan. Hello po, good morning po. Sasalukuyan ay medyo basa din po yung dinadaanan natin ngayon at may inaayos po kasi dito sa may Ismar Dike din. Sa kasalukuyan ay may ilang residente rin na nakasalukuyan ay inabangan ang mga opisyales upang magbanggit ng kanilang sitwasyon. Nakita muli natin ngayon ang ilan sa mga hoa na may hawak na banner. Pagdating pa lamang kanina ng mga opisyales ay hawak-hawak na ang banner na ito ng pag-welcome sa pagdating ng mga opisyales kung saan nakalagay na sila ay nagpapasalamat kay Mayor Vico at sa 11th City Council. Hindi mawawala ang photo opportunity tuwing dumarating ang mga alkalde dahil ang ilang mga departamento maging ang mga residente dito ay inaantay sila para nga dito. Kasalukuyan ay nagkakaroon din ng paggawad ng pagkilala sa mga employees of the month at ng engineering office. Nitong nakaraang buwan ay ginawaran din ng pagkilala ang mga mula sa engineering department. Ni-recognize yung mga outstanding performers ng engineering office sa pangunguna nga ng kanilang engineer na si Jeronimo Arta. Nung nakaraang buwan ay nagkaroon din ng pagbibigay
lahat, kaya ka kayo dito. Anong nakaraang buwan ay nagkaroon din ng pagbibigay ng recognition sa mga taga-engineering office, ilan sa kanilang mga performers sa departamento. Kita natin may ilang mga nakasilip mula doon sa kanilang mga bintana na sinisilip din ang alkalde at ang vice-alkalde. Ako si nanay. At ngayon ay nagkakaroon lamang ng photo opportunity kasama ang ilan sa mga HOA at ganoon din sa mga barangay officials. Hello. Yes, Anna. Namiss kita. Okay. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga opisyales dito sa Ismar Dike, Barangay Kalawaan. At hanggang doon po sa dulo, malapit dito sa Dike, ay nandito at inaabangan nga din ang pagdating nila. Nakikipagkamustahan ang vice-alcalde sa kasalukuyan sa mga taga dito, ang mga city sweepers. Nakita na rin natin sila dito sa May Dike. At natutuwa ang mga residente dito at nakita nila ang pagdating ng alkalde. Ang mga city sweepers ay nandito at nag-aabang nga para sa paglapit ng mga opisyales. At ilang mga kabataan ang naglabasan din ng kanilang bahay para nga makita ang mga opisyales ng lokal na pamahalaan. At nandito tayo malapit sa may pumping station ng Ismar Dike. Ulitin lang natin, ang kasama dito sa Oplan Kaayusan team ay ang Engineering Department, ang Senro o ang City Environment and Natural Resources Office, ang Solid Waste Management, ang Parks and Playgrounds, at ganun din po ang Anti-Dengue Task Force, ang Peace and Order Department, kasama ang Bantay Pasig Division, ang Action Line, at ang Traffic Parking Management Office. Ayaw nyo? Ayaw nyo magpapicture?
Hi, good morning po. Namaga po. Basta po kayo. God bless din po. Salamat po. At ngayon ay sisilipin muna ni Mayor Vico at ni Vice Dodot ang ilog dito sa Ismar Dike. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-ikot ng mga opisyales dito sa may Smart Dike. At kasalukuyan si Vice Mayor Dodo Jaworski naman ay nakikipag-usap sa ilan sa mga senior dito sa lugar. Muli ang Barangay Council, kasama ang kanilang kapitan ay nandito at sinalubong kanina sa pagdating ng mga opisyales at ngayon ay kasama pa din po sa at babalik daw po doon sa kung saan tayo nang galing kanina para makalabas doon sa dito sa Ismar Dike. Kasalukuyan kasama sa photo opportunity ng lokal na pamahalan na officials ang barangay officials. Mamayang konti ay susubukan natin kung ating makakausap ang HOA, ang kanilang presidente si Pres Ray, kaugnay nga dito sa kanilang inilapit at sa isinagawang Oplan Kaayusan dito sa kanilang lugar. Tuloy-tuloy ang Oplan Kaayusan sa Pasig Project at dito sa Barangay Kalawaan, hindi ito ang unang pagkakataon na bumaba ang alkalde at ang vice-alkalde, maging si Congressman Roman Romulo. Sa mga nakalipas na buwan ay ilang beses na din na nagkaroon ng Oplan Kaayusan at ating inihatid yan dito sa iNews Pasig. Ornisyon na talalabas. At isa ka. Makikita natin kahit dito sa eskinita dito sa may Ismar, ito pa marami kasing looban dito na tatagos hanggang dun sa kanilang main na daan at hanggang dito nakikita natin ang engineering office na inaayos ang mga kanal. At ilan pa sa kanila dito naman ay nagkakaroon ng pagpipintura sa mga pader malapit nga dito sa dike. Bye.
Yan, malapit na po, sir. Malapit na po. Sige po. Ay, salamat po. Thank you po. Dito sa kabaan nga ng Ismar Dike ay basa ang ilang mga pader dahil patuloy ang pagpipintura o ang repainting na nasa gawa ng engineering office. At ayon sa ating nakuha ay dito tayo dadaan sa may carnation palabas kung saan tayo nang galing kanina. Mga bandang alas 8 pa lamang ng umaga ay nagsisimula na ubong na siya ng mga HOA officers at ng ilang barangay officials at sinundan naman ito ng pagdating ni Mayor Vico at ganun din ang mga barangay officials, ang HOA at ilang mga residente ay nakipag-ugnayan, nakipag-usap, nakipagkamustahan sa mga officials. Kasama din sa pag-iikot ang ilan mula sa OK team. Ngayon ay nandito, pinangitan natin kanina, ngunit nandito pa din ang repe ng action line na si Bong De Leon, ang engineer na si Arta Jeronimo at si engineer Neil Reyes, kasama rin si engineer Emma. Ang ilan mula sa substation 4, mga kapulisan, at ang Bantay Pasig Division. Okay, what?